Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Buksan natin para baka may makita tayong pictures sa mga videos. Pwede mo magamit tayong ebidensya. Hindi na ako nag-ilig sa iyan. Habang nagiinom itong si Josa ay dito naman. Hinawakan ni Josa itong cellphone at sinasabi sa kanyang sarili na hindi naman daw ito pagmamayari ni Cromwell. At kanino kaya ito? At tama nga itong kanyang kaibigan na mabibenta pa nga daw niya itong cellphone. At ito na nga, dinala na nga niya dito naman sa repair shop kung saan ay ipinagbili na nga niya ito. At sabi naman ng lalaki na kung gusto daw nito ni Josa, nabuksan niya muna at para makita itong picture at mga video na pwede niyang magamit na ebidensya. At tila wala nang pakialam itong si Josa at sinasabi dito sa lalaki na hindi na daw kailangan. Ang mahalaga ay bibilihin na nga niya itong cellphone. At samantala dito naman sa Eastridge, sinabi nga dito ni Annalyn kay Nurse Ning, nakitang-kita daw sa dalawang mata niya na may tinuturok nga itong si Doc Lindon na morphine. At dito nga na sinabi ni Nurse Ning kay Annalyn na hinding-hindi nga daw gumagamit itong si Doc Lindon ng ganon. Dahil sa tagal na daw nilang magkakilala, ay malabo nga ang mga sinasabi dito ni Annalyn. At tila may pagdududa na rin naman itong si Nurse Ning. Noong una, kinausap niya nga itong si Doc Lindon na sana huwag ipahamak itong kanyang trabaho dahil sigurado ay matatanggalan nga siya ng lisensya kapag nalaman at nakuhanan siya ng ebidensya. At dahil dito, kinausap naman agad ni Annalyn itong si Doc Carlos na alamin nga dahil kitang-kita ni Annalyn na gumagamit nga ng morphine itong si Doc Lindon. At dito naman na sinabi ni Doc Carlos kay Annalyn kung may ebidensya ba daw siya at nakuhanan ba daw niya ito ng video. At ang sagot naman dito ni Annalyn na wala dahil agad ngang pinaalis ito ni Doc Lindon. At agad naman nakakuha ng alibay itong si Doc Lindon dito nga sa sinasabi ni Annalyn. Nagawa nga dayain ni Doc Lindon itong ang urine test kung saan ay naging negative nga ito dahil kay Nurse Milin nga ang kanyang ibinigay na urine test. Kaya nakaligtas nga itong si Doc Lindon. At dahil dito, nangangamba naman ngayon itong si Lynette na sana imbestigahan nga itong si Doc Lindon dahil sa kanyang nakikita nila ni Aling Susan. At dito nga na sinasabi ni Carlos kay Lynette na kapag napatunayan daw na gumagamit ng morphine itong si Doc Lindon ay hindi daw ito palalagpasin dito ni Doc Carlos. At ito na ngayon dahil kumuha nga ng isa itong si Lindon dito nga sa storage room kung saan ay nagsabi siya kay Annalyn na gamot daw ang kanyang hinahanap. Subalit ay hindi nga ito totoo. At nang gustong mapatunayan ni Annalyn kung nagsasabi ng totoo itong si Lindon, ay sinundan naman niya ito nang makita na tila nagmamadali. At dito na nga niya nakita na pumasok sa isang storage room itong si Doc Lindon. At dito na nga na inilabas itong kanyang nakuhang morphine at itinurok nga dito sa kanyang braso. At dahil dito, unti-unti na nga yan, mabibisto dahil sa kabilang ospital na inimbitahan naman ngayon ni Dr. Enriquez na pwedeng makausap nga dito ni Carlos. At may mga katanungan lamang ito tungkol nga sa nakita nilang morphine doon nga sa bar. Kung saan ay nagkakagulo nga at kung sino-sino ang napaghinalaan. At kinakailangan nga daw na maimbestigahan ito upang malaman nga nila kung sino nga ba ang tunay na gumamit na nga ng morphine. At nakarating na rin ito sa FX. At ito naman ang gagawin daw nilang ebidensya laban dito kina Annalyn at Lynette upang mapabagsak naman daw itong Eastridge dahil sa mga lumalabas na mga news ngayon tungkol sa kanila. Yan po ating abangan mamaya.